ang aking payo sa DOE ay magkaroon ng task force na dahil base sa mga forecast ng PAGASA at ibang weather experts, iinit pa yung panahon sa darating na araw. Kumbaga, ito ay parang umpisa pa lang. Mm-hmm. At sabi ng ibang mga eksperto na iinit pa dito sa darating May. So, wala pa tayo sa kalagitnaan pagdating sa init. Kaya dapat gumawa na sila ng task force. At pangalawa, patawagin nila yung mga may-ari ng planta. Bakit 47 ang nawala? Mm-hmm. Doon sa mga huling, I'm sure, Sally, expert ka na rin dito. Mm-hmm. Every summer, makikita natin may ganito na pumapali ang planta. Pero hindi 47. Hindi ganito karami. So, dapat maimbestigahan to ng DOE. At ako, nakikita ko rin na nagkulang sila sa pag-forecast ng worst case scenario. No? Mm-hmm. Alam natin yung El Nino ay papasok na. No? Alam natin na napakainit ang panahon. Alam natin na posible ring mawala ng tubig sa mga river system natin. Ito yung worst case scenario. Mm-hmm. Pero hindi natin napagplanuhan yung worst case scenario. Uh-huh. No? Kaya nakakakita tayo ngayon ng mga red alerts. At baka lumaba pa at dumami pa yung red alerts sa mga darating na panahon. Kaya nandito na tayo. Paghandaan pa natin yung mga generators ng mga malalaking kumpanya, pagganahin natin yun. Mm-hmm. Kung kaya nga mag-cloud seeding, uh-huh. no? Sa Dubai, nag-cloud seeding sila, kaya umulan doon. Kung kaya mag-cloud seeding sa atin, mag-cloud seeding rin tayo para yung mga hydropower plants natin gumana. Isa sa mga dahilan kaya hindi gumagana yung hydropower plants natin, hindi umuulan eh. Mm-hmm. So, kung kaya natin mag-cloud seeding tayo para tumakbo yung ating mga hydropower plants. So sir, kung nagkamali sila ng forecast doon sa possible worst case scenario, wala pong liability yun? Walang negligence doon? Well, magpa-file ako ng resolution para maimbestigahan ito at tignan mabuti kung sino ba ang nagkulang. Pero matagal na natin panawagan to. Alam, December pa lang sinasabi natin, let's plan for the worst case scenario. Yung pinakamalalang pwede mangyari sa ating bansa. Mm-hmm. At ito na nga, no, nakita natin yung malala. At tingnan rin natin kung ano pa yung pwede nating gawin as interim contingency measure. Mm-hmm. Bigyan kita ng halimbawa, tinitignan ko yung ancillary reserves. Mm-hmm. On the average, 50% lang yung na contract. No? Mm-hmm. I'm sure expert ka na rin dito, Sally. Matagal na natin pinag-uusapan, dapat 100% contracted yung mga mm-hmm. reserba para kung mabawasan ng supply, meron tayong reserba ang pagkukunan. Pero hanggang mm-hmm. ngayon, 50% pa rin. So, mm-hmm. ang tanong, bakit hindi minambandato ang NGCP na gawing 100% at ano ang penalty nila kung hindi 100% ang ancillary reserves? Mm-hmm. Sir, ano yung sinasabi nila na may papasok ng mga solar power plant? Wala ba itong naitulong? Yung mga renewable energy ba? Konti lang ang naitutulong nila sa karagdagang power supply? Nakatulong rin, Sally, pero itong El Nino natin, mas malala sa nakita natin. Eh. Actually, almost how many years na tinatrack down natin itong supply ng kuryente natin, dito ko lang nakita na isa sa dahilan kung bakit tayo nagkaka-red alert yung pagkatuyo ng ating mga river system mm-hmm. at yung mga hydropower plant natin hindi gumagana. Mm-hmm. Dati kahit papano yung hydropower plant natin gumagana, pero ngayon mm-hmm. 21 na hydropower plant natin talagang tumigil. Ano? Mm-hmm. So, kaya tingin ko hindi lang dapat tignan natin yung factor ng energy sector. Pero kung kaya nga, sabi ko nga, naiisip ko, kung kaya mag-cloud seeding, sa labas na ito kasi ng energy sector, gawin natin para magkaroon ng tubig sa mga hydropower plants natin. Kasi baka lumala pa eh. Baka ibang hydropower plants natin tumigil rin. So sinasabi yata, sir, today may pinatawag na meeting ang Department of Energy para nga ma-address itong situation. So are you hoping na may mga magawa nga silang hakbang para maiwasan yung mas tumindi pa itong mga power outages sa darating na mga... Oo, dapat natin paghandaan to dahil ayon sa forecast, mas iinit ang panahon. Mm-hmm. At pag uminit at hindi umulan, baka yung iba nating hydropower plants tumigil rin. Pag tumigil yung mga ibang hydropower plants natin,
talaga magkakaroon tayo ng mas malawak na brownout. At dapat maiwasan natin ito. Mm. So sir, yung ipafile nyo na reso, kailan nyo ipafile at kailan nyo intend na maipatawag yung investigation? Kasi nga, parang oras yung kalaban oo, natin. Oo, tama. Ipafile ko hopefully today, latest Monday. Mm-hmm. At magre-request tayo sa Committee on Energy na ma-hear to kaagad. Mm-hmm. Dahil nga, ayon sa mga eksperto, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng matinding init na nararanasan natin. Kaya mayroon pa tayong dapat ayusin sa mga darating na panahon. So dito sir, sa mga nangyayari na pagpalya na maraming planta ng kuryente, ang liable na ba dito at maraming dapat ipaliwanag, GenCos o NGCP? GenCos to, GenCos. Mm-hmm. At matatandaan natin, dahil nga sa mga hearing na nakondak nung mga unang panahon, mm-hmm. meron ng tinatawag tayong reliability index. So ibig sabihin, mm-hmm. yung mga planta, hindi basta-basta pwedeng pumalya. Mm-hmm. Dapat ma-improve yung kanilang maintenance, i-anticipate nila yung mga problema sa planta nila, mm-hmm. I-anticipate nila yung mga pangangailangan nila para hindi pumalya yung planta nila. Nakita ko doon sa mga listahan, may mga ilang planta walang krudo. Ibig sabihin, hindi nila na-anticipate na kakailangan nila ng krudo. No? Yung iba, walang tinatawag na feedstock o yung supply nung pang-supply ng kanilang mga planta. So, dapat na-anticipate ito. No? So, maraming, nakita ko doon sa report, napakadaming mga issue na pwedeng iwasan naman na hindi naiiwasan. Bakit nagkaganon? No? Mm-hmm. So, yun ang gusto namin marinig sa DOE at dapat rin nilang masagot. Any related questions about power? Okay. Raymond. Sir, good morning. Doon. Sir, nabanggit niyo nga na ang daming mga questionable. Aside from yung parang pagpabaya, kapalpakan, may nakikita ba kayo na parang sinister or something na yung sinabi mo kanina na nagkataon pa na nag-spike yung rate tapos yung walang krudo, hindi kaya parang intentional like the mafia cartel doon sa bigas para lang ma-manipulate yung supply and pricing ng kuryente. Wala pa naman akong nakikitang ganun, no, sa mga information na nakuha ko. Pero imbitahan rin natin ang WESM, yung wholesale market, at yung PEMC, yung nag-ooperate ng market natin. At imbitahan rin natin yung Philippine Competition Commission para ma-analisa nila itong sitwasyon na ito. Pero sigurado akong tumaas ang presyo. Kaya I'm sure marami sa atin, ako naramdaman ko ito. Kahit na hindi natin binubuksan masyado yung aircon, mataas ang billing natin. Yes, no? Uh-huh. Kaya nga, kung iisipin mo, may mga lugar na brownout, pero ang taas ng billing natin ngayon. So, dapat mapag-aralan niya mabuti. So, just to educate me and others, siguro ano yung possible na worst punishment naman if ever na mapapatunayan yung liability ng GenCos? Parang dissolution of the contract o closure of the operation? Ang doon sa meron tayong tinatawag na reliability index. So in other words, pinapayagan sila kung ilang araw lang pwedeng i-maintain at pumalya yung kanilang planta para may accountability sila na ayusin yung kanilang planta at i-maintain na maayos. At kung lumampas sila doon, may penalty. In fact, ang ERC, maraming beses na nag-penalize sa mga GenCos dahil lumampas sila doon sa reliability index. Sir, last from my end, do you share the view of other senators na it's about time to repeal, abolish, or review, or amend Epira the EPIRA law? Dahil it's, apparently, it's a total failure. May mga bagay na dapat ayusin sa EPIRA. May mga bagay na dapat i-tweak, no? O pagandahin pa sa EPIRA. Pero hindi ko masasabi naman na total failure, no? Dahil ginawa yung EPIRA para ang pribadong sektor na mag-invest sa power sector. Kaya ang gobyerno ngayon, hindi na gumagastos sa power sector. Pero importante rin na ang power sector ay ginagampanan yung kanilang responsibilidad. Lahat yan, no? GenCo, Transco, DU, lahat yan mayroong responsibilities, may responsibilidad sila. At dapat gampanan nila yun. Before business world. So, sir, it's about time ba na i-consider na yung nuclear power plant? Dahil ang tagal ng problema yung ang taas nga na singil sa kuryente sa bansa. Tapos ngayon, laging meron tayong power outages. Makaka-address ba to sa ngayon, ang buong mundo ngayon, tapos nung Ukraine invasion,
ang buong mundo ngayon nagpalit na ng isipan, no? Naging mas bukas na sila sa nuclear power. May pros and cons ang nuclear power, no? Ang maganda sa nuclear power, mas epesyente siya. Kakailanganin mo lang ng konting feedstock o konting raw material para mag-produce ng kuryente. Pero ang con naman, ang negative naman niya, may pagkadelikado to. Kaya dapat nating pag-aralan, pag-isipan, at yung approach sa nuclear ay dahan-dahan. Hindi pwedeng biglain to. Hindi to kagaya ng solar, pag naglagay ka, walang safety concern. Ito malaki ang safety concern. At yung waste disposal concern, malaking issue rin yan. So, ako bukas ang aking isipan. Nagiging ganyan na ang trend ngayon dahil nga of energy security. Pero importante na pag-aralan at yung ating pagpasok dito ay masusi nating pag-aaralan. Okay, from Business World. Good afternoon, sir. So President Marcos talked about exploring non-conflict areas in the South China Sea for gas reserves amid Malampaya's depleting gas deposits. So how should the government balance these petroleum ventures with its goal of transitioning into renewable energy? Ang oil and gas magiging mahalaga pa rin sa mga susunod na taon. Hindi mawawala yan. In fact, yung mga malalaking kumpanya tulad ng BP, Shell, ExxonMobil, lahat sila nag-i-explore pa rin ngayon. Ang Middle East, tuloy-tuloy pa rin ang exploration nila. So meron tayong tinatawag na energy transition. No, dito papasok yung gas as part of the transition. Kaya sinusuportahan ko, actually matagal na rin natin sinasabi, hindi lahat ng ating service contract na sa loob ng West Philippine Sea. No, marami doon outside. No, at pwede nating umpisahan yung exploration doon. No. Alam ko, ang DOE nagpaplano na hikayatin yung mga may service contract doon na mag-explore na sila dahil kailangan natin ng enerhiya sa mga susunod pang mga taon. Okay. She and then John. Sir, I think it. Sir, balikan ko lang yung sa nuclear energy. Although sabi nyo, bukas yung isipan pero importante pa rin na pag-aralan. Are we, from how you're seeing it from your answer, are we ready for this? Meron ba tayong sapat or na technical know-how, resources to possibly consider? Hindi pa tayo ready. No? In fact, wala pa tayong regulator. No? In fact, yung mga treaties na dapat nating permahan, I think may mga 4 or 5 pang treaties na dapat nating permahan on waste disposal, on safe use of nuclear, hindi pa natin tapos yan. Yung mga magpapatakbo ng planta, no? Mga ito kailangan ng technical people, no? Wala pa tayo doon. So hindi pa tayo ready, pero nag-uumpisa na maging ready, no? At kaya yung budget ng DOE sinusuportahan natin yung kanilang nuclear program, no? Almost 5 years na, no? Sinusuportahan natin at naglalagay tayo ng pondo doon para maging ready ang gobyerno natin. At maganda naman ang ginagawa ng DOE dahil dahan-dahan rin yung kanilang approach pagdating sa nuclear. Sir, kasi ang lagi pag sinasabi, nuclear energy, ang laging sa discussion, ang laging tinatap ng mga proponent, buhayin yung BNPP. Pero ang tagal na nung technology na nandun, di ba? Sa mga nakausap ko, nakita ko yung interview ng Russian ambassador. Sabi niya ay economically unviable na ito. May mga nakausap akong experts sa Korea. Sabi nila, mas maganda pang magtayo ng bagong planta dahil new technology, mas epesyente, mas safe. Kaya ako hindi ako technical expert, pero sa aking common sense, mas maganda pang magpatayo ng bago na planta dahil bagong teknolohiya yung gagamitin natin. No, for example, ang uso ngayon, yung tinatawag nating SMRs, no, small modular reactors, na yun na ang trend. Mas maliit siya, mas madaling ipatayo, mas less cost, no, less ang gastos natin doon, no, or sino man ang gagastos. So, in other words, itong mga bagong teknolohiya, tingin ko mas bagay para sa atin, lalo na bago pa lang tayo papasok. Sir, last na lang, yun dun sa sari-sari yung proposal, may nagpo-propose din na we consider yung promotion of solar, wind energy. What do you think, sir? Pagdating sa enerhiya,
No? Lalo na pagdating sa teknolohiya, iba-iba kasi ang features, no? Iba-iba yung katangian nitong mga technology na ito. May pros and cons lahat eh. Solar and wind, malinis siya, pero hindi naman araw-araw may araw o may hangin. Ang nuclear naman, mahirap ipatayo, complicated, pero pag tumakbo yan, wala nang patayan yan, tuloy-tuloy ang supply. Ang gas and coal, mas mura, pero obviously merong greenhouse gas emissions. No? So, kanya-kanya, kaya binabalanse yan. Kaya nga ang tawag parate, sa buong mundo, hindi lang sa atin, ay energy mix. Minimix mo talaga yan at binabalanse mo kung ano yung mura, ano yung malinis, ano yung bagay sa atin. No? Buong mundo, ganun. US, Europe, Japan, talagang energy mix ang tawag nila. Okay, Jan. Possible yan, magandang tanong yan. In fact, tinitignan ko nga itong mga plantang pumalya tsaka yung mga hydro na hindi tumatakbo. Pag hindi talaga tayo gagawa ng cloud seeding o iba pang interventions, talaga makakakita tayo ng rotating brownout. No? Mm-hmm. At mas mainit, mas tataas ang demand. Mas mainit, mas bababa ang supply dahil wala nga tayong hydro. So, kung wala tayong ibang intervention, hindi malayo na magkakaroon tayo ng rotating brownout, especially here in Metro Manila dahil ito yung tinatawag natin demand center, load center to. Eh. So, especially dito mararamdaman natin yan. So, sir, ibang mga power plant ba talagang luma na kaya madaling pumalya? So, it's about time ba talaga na magkaroon tayo ng mga additional power plant? Actually, Sally, doon sa mga pag-aaral namin, walang connection yung luma ang planta tsaka sa brownout dahil kung maganda ang pag may maintenance ng planta, kaya niyang tumakbo ng mahaba. No? Mm-hmm. Nakita namin wala siyang correlation. No? Mm-hmm. Pero siyempre, mas bagong planta, mas epesyente, mas mura. No? Mm-hmm. Actually, yung bagong planta, mas mura ang chinacharge sa mga consumers. Mm-hmm. Yung luma kasi, ano na siya eh, hindi magastos na siya efficient, na. Magastos na. Uh-huh. But in terms of utilization and capacity, halos pareho lang. Mm-hmm. Okay, Raymond. Nanggit mo kanina, sir, yung parang yung ERC may mga pinagmulta in the past. Itong nangyari na ito na supposedly may mga magi 20 na planta yung biglaang pumalya. Do we expect the same thing to happen yes. from the ERC dito sa mga GenCos na ito? Yeah. That's why ang panawagan ko sa ERC yung i-practice nila yung reliability index. No? Ito yung sinusundan lahat ng GenCo. No, hindi lang to pinapractice sa Pilipinas, pati sa Amerika, naglabas sila ng ganito para magkaroon ng accountability nga yung mga GenCos. At i-maintain nila mabuti yung kanilang mga planta. So, tingin ko, merong mga plantang lumampas na no, doon sa reliability index at dapat pagmultahin sila. Okay, so no more about power. So, sir, kahapon, about Pogo naman ito, sir. Nagkanda kayo na ocular inspection sa isang Pogo hub dyan sa Tarlac na sinasabing may involved na human trafficking. Yeah. So, ano po yung inyong mga personal na nakita doon at ano rin yung mga na-share sa inyo na mga informations ng mga authorities? Ang aking unang impression, lalo na ikinagugulat ko, merong 14 na villas doon. No? Mm-hmm. Isang villa is worth 44 million. No? At kompleto, andun si She at yung ibang mga kasamahan natin. Merong swimming pool, ang ganda ng landscape, may private compound. No? At yung villa na pinuntahan namin, doon nakatira yung mastermind. No? Doon nakatira yung pinaka-ulo no? na nakatakas. Mm-hmm. Doon sa pag-grade nila, yung pinaka-mastermind nakatakas. Mm-hmm. Yung second in command na huli, mm-hmm. pero yung mastermind nakatakas dahil natuklasan namin na mayroon palang mga tunnel sa ilalim. Wow, talaga? No? May mga tunnel sa ilalim. So talagang handa sila na kung magkaroon ng raid, may takbuhan sila. Mm-hmm. No? So makikita natin na itong mga, at itong mastermind, pugante to, fugitive to. May kaso to sa China, may kaso to sa ibang lugar, at dito nagtatago sa atin. So ang impression ko dito, itong mga puganteng to, itong mga criminal na ito, nandito, at dito na maninirahan permanently. Mm-hmm.
bakit ka naman gagastos ng 44 million sa isang villa kung hindi ka maninirahan dito permanently? Pangalawa, alam nila kung mahuhuli sila, meron silang connection sa taas. No? Hindi ko na muna babanggitin kung sino-sino itong mga ito, but based on the briefing and information, na nakapenetrate na sila sa mga enforcers natin. No? So malakas yung loob nila na kung mahuli ako, no, kaya kong aregluhin yung mga otoridad, kaya kong lampasan yung mga kasong ifa-file sa akin, at makakawala rin ako. Biro mo, isang villa, 44 million. Mm-hmm. Yung buong compound na yon, nakita ko na siguro mahina billion ang investment doon. Eh. Uh-huh. No, mahina isang billion doon. Malaki ang, nakita nyo noon, condominium, office spaces, at napakalaki ng compound. So ang impression ko dyan, kung sino man ang namuhunan doon, alam niya may protection siya. Uh-huh. Dahil hindi ka mamumuhunan ng malaking pondo kung alam mo mahuhuli ka rin. No? Kung alam mo na makukulong ka rin. No? So yung mga taong pumunta doon, talagang alam nila kung paano mag-operate dito sa Pilipinas. And yun nga yung kinakatakutan ko na yung pogo, isang bagay na dapat maalis, pero ang aking kinakatakutan, makapenetrate na sila sa mga matataas na tao. Eh. Dahil saan tayo tatakbo? No? Kahit na manghuli na manghuli ang paok, kung mapaproteksyonan sila sa ng ibang ahensya, wala rin pupuntahan. At ganun na nga nangyayari ngayon. Sabi nga kahapon ng paok, sa loob nitong bagong team ng paok, apat na raid na ang nagawa nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nakikita nila yung ganitong klaseng operasyon. At meron pa silang sinasurveillance na 100 na ganitong operations pa. No? So, kaya nga sabi ko nga, paulit-ulit lang to. Uh-huh. At hindi mawawala to. At kailangan na talagang i-band yung pogo dahil hindi mawawala itong mga criminal sa ating bansa hanggat binibigyan sila ng oportunidad na mag-operate sa ating bansa. Sir, privately, in-identify po ba nung PAO kung sino yung connection or protector nitong mga taga-pogo? Meron silang mga names, no, pictures, but of course, I cannot disclose that ngayon. Uh-huh. Pero nagulat ako. Actually, kinalabutan ako dahil yun na nga. No? Itong mga taong to, alam rin nila maglagay. Eh. Uh-huh. Alam rin nila manuhol. Alam rin nila sino kakausapin. Uh-huh. No? At malaki yung pera na umiikot, kaya meron din silang kakayahan na gawin itong mga ito. At kaya nga, isip ko, ang lakas naman nila magpatayo ng bilyon na bilyon na pasilidad doon na illegal ang ginagawa. Walang legal na ginagawa doon. Walang pogo. Ha? It's just purely love scam, crypto scam, at iba mang mga scamming activities ang ginagawa nila doon. Wala yung pogo talaga. No? Wala yung gaming. Puro Pero scam. Pero registered sila as pogo. They are duly registered sa ilalim ng PAGCOR. Uh-huh. Merong PAGCOR office doon na pinuntahan namin, pinakita ng PAOK. Merong 24/7 PAGCOR personnel na nandoon. Pero nakalusot pa rin itong scamming activity nitong Shuyan Technologies. So Sir Yan, permanent na pinasara itong Shuyan. Yes, permanent nang pinasara ito. At in the process na ngayon ang gobyerno na i-seize yung asset dahil yung mga ganitong mga krimen, pwedeng kunin ng gobyerno yung asset, no? Para hindi na magamit ulit sa hindi magaganda. So sir, kinonfirm din ba ng mga authorities yung possible connection nila sa mga LGUs like yung naging allegation nyo sa isang local executive na kaya nakakapagpatuloy? Hindi, to be honest, hindi confirm. Hindi nila kinonfirm because of course, very careful rin sila. Mm-hmm. Pero maraming dokumento na nagko-connect dito sa local government unit, no? In particular, yung local chief executive nila. Bigyan ko kayo halimbawa, yung electricity bill, nakapangalan pa doon sa local chief executive. Yung ilan sa mga sasakyan, nakapangalan. No? So, kaya hindi mo maalis sa isip natin na mayroong connection. No? Mm-hmm. But of course, sa hearing, bibigyan naman natin ng oportunidad lahat na magpaliwanag at ma-explain nila kung bakit nagkaganito. So after the ocular inspection, magkakaroon ho ng hearing? Yeah, magkakaroon. I think nakaset na ito this first week of May. Mm-hmm. Pero so sabi nyo nga, parang
paulit-ulit lang ito magiging problema sa Pogo. Kahit na ipasara, meron pa rin nandyan, tapos involved pa rin sa iba't ibang criminalities, pero walang action kasi ang executive. So, determinado ka na ba na mag-file ng proposed bill para i-repeal na lang yung batas na nag-a-allow dito sa Pogo? Yeah, yun ang aming sinusulat ngayon. No? But we're determined. Ang kagandahan ngayon sa lower house, meron ring isang bill banning Pogo. Uh-huh. No? So sasabay tayo doon. Pero kami in the process na kami of filing that. No? Mm-hmm. Dahil hindi talaga titigil to. At ang aking kinakatukutan, yung mga pugante, mga fugitives ang nandito. No? Criminal syndicates. Nakita nga namin kahapon, marunong sila mag-operate. Eh. Mm-hmm. Hindi sila yung mga pupunta lang dito, magpapatay. Alam nila yung kalakaran ng bansa natin. Very organized sila. No? At yan yung mga klaseng taong nandito sa atin. At walang pakialam, no, sa katahimikan ng ating bansa. So, sir, wala na talaga kayong naasahan from the executive na sila yung mag-ban dito? Well, I hope. No? Ako ay umaasa pa rin na ang executive ay mabuksan yung kanilang mga mata na itong Pogo walang kabutihan na ibinibigay sa atin, kundi kahiyan ang binibigay sa atin. In fact, maraming mga international news agencies pinapakita itong Pogo at scamming at human trafficking na nangyayari sa ating bansa. Marami na ako nakita sa YouTube. So, hindi kabutihan ang nakikita natin dito, kundi kahiyan ang dinadala na itong Pogo sa ating bansa. Before, Shea, so sir, kung legislative action ang gagawin niyo, mag-approve kayo ng batas para nga ho ipagbawal na itong Pogo sa ating bansa, maasa naman kayo na hindi ito ibibito ng Malacanya. Well, tingnan natin, ano? Importante yung deliberation at magkakaroon kami ng oportunidad mailabas itong mga ganitong krimen, mailabas yung salot na dinadala ng Pogo at mailabas natin na walang kabutihan. Dahil ang argument ng PAGCOR, marami silang kinikita dito. Pero makikita natin kahapon, i-deport natin 400 plus na mga dayuhan. Nagrereklamo na yung PAOK dahil araw-araw pinapakain nila ito. Araw-araw binibigyan ng medicine. Yung mga kababaihan na may anak, araw-araw pati anak pinapakain. In deportation, tayo pa magbabayad nun. No? At yung haba ng proseso, dahil hindi naman kaagad tinatanggap ng China o ng Vietnam, may proseso rin yun. So habang nandito sila, pinapakain natin. Ang balita ko, one deportation process will cost you about 90 million pesos. Eh, no? So, 90, 90. So, malaki ang ginagastos natin. Hindi simpleng pagdagahuli natin, papaalisin natin. Hindi simpleng ganun. Merong proseso yan. At habang nandito sa bansa natin, responsibilidad natin yan, pakainin at mabuhay sila. Malaking sakit ng ulo pala. Malaking sakit ng ulo. Saan mo lang papatulugin? Isang problema nyo. Kahapon nagre-reklamo yung PAOK. Saan namin papatulugin itong 400 plus? Hindi naman pwede dito patulugin. No? So kukuha pa sila ngayon ng hotel or pension para patulugin doon. So malaking logistical issue rin itong mga ganitong pagre-raid. Okay, Shep. With it. I reimburse pala. Oo, I-reimburse. Yung naman, honest question na. Pwede naman. Ang in fairness naman sa PAOK, they respect the human rights aspect na hindi naman pinapabayaan. No? But ang punto ko lang, yung ganitong paghuli at pag-deport, hindi libre. Mm-hmm. May gastos rin sa atin. So, krimen na dinala nila, tayo pag-agastos para paalisin sila. Hindi dapat embassy ng China. Hindi. Tayo ang gagastos. Nagagastos. Sir, clarify ko lang, yung 90 million per batch, per person. Per batch, no? On the average yan, ha? On the average, no? Tapos, sir, can you also walk us through? Tunnel, although na-mention yun kahapon yung tunnel, going to where yung tunnel? Ang balita ko kahapon, hindi namin nakita yung tunnel, no? Kasi they're still gathering evidence. Yung tunnel connected sa mga ibang villa. No? So, connected sila. Yung villa naman, merong pinto na palabas ng compound. No? So, ang theory ng PAOK, kaya nakatakas yung mastermind, ginamit yung tunnel, lumabas sa isang villa, at katabi doon siya sa katabing lupa, tumakbo, no? At nakatakas na.
Okay. Mm. Tapos, sir, can you give us an idea? When you said enforcers, as high as what position, engage in what kind of service? Hindi ko muna i-disclose, no? But ito yung mga enforcing agencies na nagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa POGO at may kaugnayan sa peace and order. I won't name them right now dahil under investigation, but when the time comes, no, ilalabas rin natin yan, especially during the hearing. Can you tell us, I mean, just the position from low to, from the lowest to the highest? No, actually, hindi nga yung lowest. It's from middle to high yung information. Dahil yung lowest, parang pwede naman utusan ng high eh. So, ang theory nitong mga POGO, eh, dumiretso na kami sa taas. At dahil yung, kung anong sabihin ng mga nasa baba, kaya naman palitan ng mga nasa taas. Magagaling sila. Alam nila yung kalakaran dito sa ating bansa. At magkano daw, sir, yung money involved? Million. Million ng ano. Sir, paano yun? Para lang mas ma-picture namin. Para ano yun? Parang, sorry, parang illegal numbers game din na merong parang monthly allowance being given to certain... Meron din ganun. Ang base sa mga briefing namin, may monthly allowance at may mas malaking suhol pag may raid. Yun ang balita namin. Mas malaking suhol pag may raid. Pag may raid. Pipigilan ni raid eh. Pipigilan ni raid. So, mas malaking suhol. So, para mapigilan ni raid, magsusuhol ulit sila o maglalagay ulit sila. Or, and mas malaki rin, sir, pag naaresto at may palalabasin. Yun, hindi na kami umabot sa ganung kadetalye. Pero hindi malayo yun. Ha? Hindi malayo yun. No. Okay, Chef. From TV5. Sir, how were they able to acquire yung property, yung villa? Did they use mga that's a very good question. Documents? The owner of the property is the current local chief executive. So si Mayor? However, sinabi niya nagdivest na siya nung after siya naging mayor. So sir, kaya nakapangalan pa din yung mga electricity bill. Yun ang kanyang argument, no? So bigyan ko kayo ng timeline, no? On paper, ang Baofu, andun si local chief executive. Nung nanalo siya, wala na yung pangalan niya doon sa Baofu land. Kakatingin ko lang yung dokumento. No. So itong property na ito na develop nung yung pangalan niya nandoon pa sa Baofu land. So that's the modality kung paano na acquire yung property. Yung vehicle, sir. Yung vehicle, maraming vehicle, isa o ilan doon ay nasa pangalan niya. So, but that's further investigation pa, no? Pero, sir, meron ba siyang explanation na binenta ko rin? Nakita ko sa isang interview niya na sinabi niya nagba-buy and sell siya ng sasakyan. At hindi nung binenta niya itong sasakyan dito sa mga POGO operators, hindi na transfer pa yung pangalan doon sa bagong may-ari. So, bigyan ko kayo ng isang, kahapon nagulat rin ako, may isang sasakyan doon, ang brand niya yung Mercedes Maybach. Isan yun, mahina, 100 million. So, 100 million? Yeah. So, sir, kapag nag-hearing... So, nakikita niyo yung perang umiikot. At yung obviously, nagda-drive nung Maybach na yun, yung pinaka... isa sa mastermind, kasi may mga masterminds. Isa sa mga masterminds. So si Mayor, isa sa mga pangunahing papatawag sa Senate hearing, sir? Ito para mabigyan siya na rin ng oportunidad, mapaliwanag niya yung kanyang side. Alam ko nagsalita siya sa media, but importante na on record, may explain niya rin kung paano nagkaganon. Okay, Raymond, may tanong ka. Paano natin i-reconcile na ang banggit nyo eh,
mismo ang PAGCOR merong opisina doon sa loob. And yet, nagtuloy-tuloy yung ganitong klase ng mga supposedly mga illegal activity. Well, yun ang isa rin na tinanong ko kahapon sa press briefing. Ano nangyari? May PAGCOR 24/7 operation doon. Ang trabaho niya, simple lang naman, siguraduhin na walang illegal na nangyari. Pero may nangyari pa rin illegal. No? So, pwedeng pagdudahan din, sir. Mga speechless rin ako doon. Eh, no? Speechless rin ako. Okay, no more questions about POGO. So, sir, tungkol naman dito sa influx of Chinese student security threat. Correct. Although natanggal na yata siya, no? Ah, natanggal. Natanggal siya. There's a COMELEC, I think there's a COMELEC resolution. I think kanina lang o kahapon lang yata. No? Because of another issue. And then, itong si Teresita Angsi naman, parang sabi niya, xenophobia and racism daw, yung mga comments regarding dun sa influx ng Chinese students. Parang minasama niya yung mga ganong negative. Ako, let's be fair, no? Nasabi ko nga, marami sa mga ibang bansa, ang tingin sa ating mga colleges and universities, napakaganda ang quality. At totoo naman, no? Marami tayong mga private universities na magagaling. Isa na dyan, for example, sa Valenzuela ay Fatima University. Kilala sila sa nursing and medical school nila. At maraming mga developing countries dito nag-aaral. No? Pakistani, Chinese, Indians, even Taiwanese. May mga dati, may mga nakakasulubong kami sa Valenzuela. So, hindi natin pwedeng i-generalize na dahil pumupunta itong mga ibang nationality sa atin, kaagad may masamang nangyayari. Ang masama sa akin ay yung pagbibigay ng 2 million para makakuha ng diploma. Pero yung mag-aral ka dito, para sa atin, malaking contribution yan sa ekonomiya. Tawag ko nga dyan, education tourism. Dahil pagpunta nila dito, magbabayad sila tuition fee, kukuha sila ng dormitory, kakain sila dito, pupunta sa mall, may mga gumagasto sila at may mga kabutihan na maibibigay sa atin. So, dapat mag-ingat tayo na mag-pinpoint ng isang nationality na makakasira sa ating national security. Mag-ingat tayo dyan dahil makakasira rin yan sa ating mga higher education institutions. So, sir, anong committee ang appropriate to handle? Higher Education Committee, so, on Senator Chis is Cordero. Senator Chis. Okay. Okay, yeah. Related lang sa education, pero since chairman kayo ng Basic Ed Committee, tama ba, sir, na or agreeable ba kayo dun sa suggestion na gawin na talagang nationwide na balik tayo dun sa COVID time na online na lang muna lahat because of the El Nino? May pros and cons yan siya, no? Marami akong kausap na magulang na hindi sila masyadong sang-ayon sa yung online or blended learning dahil sabi nila na yung bata hindi natututo. At pangalawa, yung mga magulang lang na sumasagot ng mga textbooks nila or workbooks nila. So, preferred pa rin na magulang natin mag face-to-face. Pero alam ko, napakainit ang panahon ngayon. Marami nagsuspend ng mga klase. In fact, dito sa Metro Manila, ang dami nagsuspend. So, ang nakikita ko dyan, to immediately, dahil yung pag-transition natin, 4 years to 5 years eh, pag-aralan kung pwede pang iksian. Kung kayang gawing 1 year or 2 year para makabalik na tayo sa dating calendar natin. Yung dating calendar natin, yun ang bagay sa atin. Dahil sanay na tayo doon at hindi pumapasok yung bata during summer. At nakikita natin, ako nakikita ko dito at sabi rin ng maraming experts, baka itong ganitong napakainit na summer maging new normal na no, sa bansa natin. So, ang ibig sabihin, April, May, papalo na ng mga between 35, 40, 45. No? So, talagang mahirapan yung bata pumasok at mag-aral. Lalo na almost 99% ng public schools natin ay walang aircon. No? So, nakikita ko dyan, mag-slow transition tayo. Pero ngayon, nandito tayo, yung mga areas na napakainit, wala tayong choice kung hindi
blended learning muna o yung tinatawag nating distance learning or online learning. Ibig sabihin sa bahay na muna. So ang principals natin, dapat alisto sila. No, yung LGUs natin, dapat alisto sila na kung mainit sa kanilang lugar, wag nang pipilitin na pumasok pa yung bata. And then last, ano sir, this is for another story lang. Andun kasi, kausap namin kanina si Dr. Virgilio Almario, and sabi nga niya, hanggang ngayon, andun yung difficulty to encourage children, yung Filipinos in general na lang, to go back to books and to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng ng Senado or ng committee nyo para maibalik natin or makita, ano, maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa, lalo na ng mga bata? May magandang observation yan. No? Meron akong dalawang, isa balak gawin at isa gagawin. Ito simple lang to. No? We're declaring the month of March, no, as the National Reading Month, no? Para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro, at lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya, mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata. At in addition to that, yung mga bookstores, sinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number one. Number two, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-band ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, ha, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, even sa loob ng classroom. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-band na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwian na. No? Pero during time of school hours, i-band na yon. Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media, very accessible. Yes. Na. Okay, last question from Nympha. Nandiyan na kasi Senator Robin. Sir, sabi ng Task Force El Nino, 103 na yung cities and provinces na nag-declare ng state of calamity dahil si El Nino, na mukhang kailangan naman talaga. Pero sir, who's checking kung reasonable yung declaration ng state of calamity? Kasi sir, di ba pag merong declaration ng state of calamity, merong you do away with the bidding? Yes. Baka maabuso. Yeah. Karamihan, halos lahat nung nag-declare, nung tinitignan ko yung list, ay agriculture LGUs, no? Mm-hmm. So, karamihan nito ay agriculture-based LGUs. Ibig sabihin, natuyo yung palay, walang tubig, yung mga farmers ay walang pananim, at kailangan nila ngayon gamitin yung kanilang calamity fund para makatulong. Dapat ma-check yan mabuti ng Department of Agriculture, no? Dito papasok ang Department of Agriculture to validate kung talagang affected sila ng El Nino in terms of agriculture. At ako naniniwala affected. In fact, kausap ko yung ibang mga governors. Talagang grabe yung agriculture base, no? Grabe dahil nga walang tubig eh. Tuyong-tuyo yung kanilang ilog, tuyong-tuyo yung kanilang supply ng tubig, at hindi sila tanim ng mga pananim sa kanilang lugar. So, as a practice of check and balance, ang Department of Agriculture dapat i-validate 'yan. Sir, nung role ng DILG? Kasama rin ang DILG. But ang technical aspect will be Department of Agriculture dahil sila talagang makakaalam. No? Ang DILG is more supervision over the local government units. Basta sir, kailangan alert or anong tawag doon, bantayan kasi nga, binanggit niyo yung calamity fund kasi ang habol doon eh, di ba? Yeah, so malalaki ang calamity fund. At ang calamity fund, tama ka, walang bidding, very flexible yan. But ako naniniwala naman, Nympha, sa mga kausap kong LGU na may valid reason yung kanilang pagdeklara ng state of calamity. But nevertheless, dapat i-validate ng Department of Agriculture.
Okay, naku, marami pa sana kaming tanong. Senator Win Gachia. National Reading Month pala, November. Na-confuse lang ako. Hindi pala March, it's November. In fact, okay. Nasa... Ano na kami, no? Ready for sponsoring na on the floor. Sir, pero yung students, elementary lang pinag-uusapan? Yung sa banning of phone? O up to hanggang all levels? Itong bill? Yung bill, sir, na ipa-file. Bawal yung cellphone. Ah, basic education. Ah, sa basic education. Ba't mga elementary may mga cellphone sila? Marami nang may cellphone ngayon. Hanggang senior high school. Marami nang may cellphone. Ay, hindi lang yung cellphone kasi takes away reading time, eh. Yun ang mga pag-aaral na nakita ko. And it takes away also study time. No? So, and also social time, no? Dahil hindi na sila nag-uusap ngayon. Ha? Oo nga, kaya itong National Reading Month on November is to encourage yung pagbili ng libro. Kasi sa Google na lang. Marami. But iba pa rin yung experience ng pagbili ng libro, pero kung ang importante dito, nagbabasa. No? Mm-hmm. Ayun ang importante. Sa cellphone ban, ano yun, sir? Kailangan pa yun ng batas? Kailangan ng batas yun. So, we're crafting, studying first, and then we will craft. No? Mm-hmm. But yan ang trend ngayon, even in the United States, yan ang pinag-uusapan ngayon, dahil nga, yung nakikita nilang trend na maraming negatives sa pag-over, hindi naman totally ano, no? Yung pag-over na gamit ng cellphone. Mm-hmm. Pwede naman, pwede. But I think may force of law para mas... Pag ano, may batas. Yeah. Okay, thank you so much. All right, thank you.